Yung mga bro, kamusta? Golden Boy na pagod na sa kakahabol kay Jorpanti Tang TVs. At channel Casimero tumaba daw. Pero bago lahat mga bro, supportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po mga idol, pinangalandakan ng unbeaten legend na si Floyd Mayweather Jr. Napayag na daw siya sa gustong mangyari ni Ryan Garcia. Nalabanan nito ang kanyang pinakamamahal na alaga na si Jorpanti Tang Davis. Pero may isang kondisyon lang si Calvo kay Bagito. Nalabanan nito si Tang Davis sa 135 pounds at hindi sa super lightweight division kung saan naman ito lumalaban. At kapag pumayag daw si Garcia dito, sinisigurado ni Calvo na agad niya daw ikakasa ang laban nila. Na posible maganap ang super fight na laban sa buwan ng December kung saan agarang kinasahan naman ni Bagito ang hamon sa kanya ni Floyd. Wala naman daw problema sa kanya kahit saang division pa sila maglalaban ni Davis Boy, kahit saang lugar man at kahit anong oras. Basta matuloy lang daw ang kanilang laban. Pinaalam rin ni Ryan Boy sa mga fans na sinagot niya at tinanggap ang hamon ni Floyd dahil kung sakaling hindi man daw mangyari ang kanilang laban ni Davis Boy, alam na daw ng karamihan na hindi si Garcia ang problema, kundi ang kampo talaga ni Mayweather Jr. Duda kasi si Ryan Garcia na baka palabas lang ito ni Floyd sa social media para sabihin na hindi sila natatakot na labanan siya sa bakbakan. Kung saan mukhang nagkakatotoo nga mga idol ang duda ni Garcia. Ayon kasi sa kanyang promoter na si Oscar De La Hoya, napapagod na daw siya na kontakin ang kampo ng Mayweather Promotion para pag-usapan ang laban ni Ryan Garcia at Tank Davis. Wala naman daw kasi sumasagot sa kanya sa kabilang kampo para kausapin siya. Animoy alam naman nila ang lahat pero wala silang gana na makipag-negosyasyon sa laban. At hindi daw gusto ni De La Hoya ang ganitong feeling na pinapaasa lang siya sa wala. Kaya wala ito magagawa kundi i-give up ang super fight ng laban ng kanyang alaga. Dagdag pa ni Golden Boy, kung hindi man daw interesado ang kampo ni Mayweather, hindi daw nila sasayangin ang kanilang oras. At maghahanap daw sila ng posibleng susunod na makakalaban ni Ryan. At target nga nila si Tio Pimo Lopez Jr. na makalaban. Sa katunayan nga nito, personal yan ang pupuntahan si Tio Pimo Jr. Kung willing ba ito nalabanan niya si Garcia sa December. So alam na natin mga idol ang totoo kung sino ang umiiwas sa laban at naghahanap ng mga tunay na halimo na kalaban. Bagamat kung tayo naman mga bro ang tatanungin, magandang move naman ang ginawa ni Floyd na iniiwas muna nito si Tank Davis kay Ryan Garcia. Malaking bulas kasi itong si Bagito. Mas malaki pa ito sa pinakamalaking nakalaban ni Davis na si Mario Barrios. At di masamak na mas magaling at mas malakas si Garcia kumpara kay Barrios. Kaya tama naman si Floyd na maghintay muna. At hintayin muna nito na lumao si Garcia bago nila ito palagan sa bakbakan. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, General Casimero lumaki na daw ang katawan. Kung saan matapos nga po mga idol mamahinga ng ilang araw si Cuadro Alas at walang paramdam masyado sa kanyang mga social media account. At kanina lang nga po ito nakipagkulitan sa mga fans nito sa kanyang live na mapapanood po natin mga idol sa channel ni Cuadro Alas TV Vlog. Kung saan maraming pumuna at nakapansin sa biglang paglaki ng katawan ni Casimero mga idol. At halatang hindi daw ito masyadong nag-iinsayo ng matindi. Kung saan nagpapahiwatig lang daw ito para sa mga boxing fans na medyo malabo pa daw makabalik ka agad si Cuadro Alas sa bakbakan dahil alam naman daw natin kung may pinaghahandaan nito puspusan ang kanyang training. Well, para naman sa atin mga idol, hindi naman natin masasabi na matatagalan si Cuadro Alas bago makalaban ito ulit dahil wala pa naman official update. At isa pa, sinabi naman ni Casimero na sa ngayon na iwas-iwas muna ito sa vlogging habang nag-iinsayo para wala na maging issue sa kanya. At sabihin na rin natin mga idol na lumalaki na siya, wala naman siguro magiging problema na kunin niya ang tamang timbang dahil balak naman ito lumaban sa 122 pounds at hindi naman sa bantamweight division.